We're almost there. There it is. It's totality. This is just amazing. I can't believe I'm able to bring this to you. I'm taking my glasses off for a moment. They're starting to come out. This is just an amazing sight. I just watch for a moment while I gather myself because I'm just in awe of the sight that I'm seeing right now. I have goosebumps and I'm not even there. I'm with you. Wow. I'm with you too. It's hard not to revel in the moment and the wonder of it. Sorry, guys. Eric, I gotta let it go. Okay, all right. This is darker than Nashville. In 2017, the moon was further away. The moon is closer. I just can't believe it. This is unbelievable. Just the moon still just slowly inching across, but it is an eerie feeling. I mean, it really looks like this would be dusk on any other given day. But people all with their heads to the skies, to the heavens, people taking it in just all various ways. Of course, I said this is my first time. People describe this as a supernatural, as a spiritual. Here in Dallas, the morning overcast petered out, and a patch of blue broke through just as the day turned to night and back again in 4 minutes' time. In this great American eclipse, the sign of Jonah and Nineveh is on 4/8. You already know. It all lines up. It falls on Passover. The way that all the eclipses, the path of totality of all of them, the way Jesus Christ is coming back April 8th. Marami ang nag-uugnay sa petsa ng 8 ng Abril sa sinasabing rapture. Dahil ang pagdilim ng araw, ito ay palatandaan para sa inaantay nilang rapture. Ngunit lumipas ang 8 ng Abril, ay walang rapture na nangyari. Maligayang pagdating, mga mahal kong kaibigan, dito sa VTD Media Ministry. Maaari ko bang pakilike at pakibahagi ang mahalagang mensahe nito sa lahat? May ilang nagtuturo na ang huling 7 taon ng Daniel ay nagsimula na at malapit na. Ito ay sa 7 ng Abril. Do know this, when Jesus does come, he must come at the rapture to take the church out. I do know this, when Jesus does come, he must come at the rapture to take the church out. And the church has got to leave in order for that prophecy. And God can't lie. He did prophesy. We're missing that final 1 week. So in order for that prophecy to take place, Jesus Christ must come back. The 70th week of Daniel introduces a new character, the Antichrist, and ushers in the tribulation era. The tribulation is a 7-year period that begins when the church is raptured and ends when Jesus returns to earth. During this time, the Antichrist will ascend to power and the earth will face judgment. It will also be the moment where God will turn his attention on the nation of Israel. According to Daniel's prophecy, the Antichrist will forge a treaty with Israel for 3.5 years before breaking it. Although the Antichrist will rise to prominence during this period, his reign will be brief. His demise has already been predetermined and will occur at the conclusion of the tribulation. The second coming of Jesus will mark the conclusion of the 7-year period of affliction. When he arrives, he will quickly judge the Antichrist and then begin his millennial reign on earth. I do know this, when Jesus does come, he must come at the rapture to take the church out. Tama ba ang paliwanag nito na ipinakita sa whiteboard? Absolutely ay mali po, sapagkat ang tagapagturong ito ay pinipilit niyang bigyan ng katwiran ang 7 taong hula ni Daniel na malayo sa konteksto. Sa pamamagitan ng mapanlinlang na pagmamanipula sa salita ng Diyos na naniniwala sila na pinalawig ang probisyon ng mga Hudyo. At nakabatay dito ay kanilang itinuturo ng lahat ng mga Hudyo sa laman ay maliligtas sa isang pangalawang malaking pagkakataon
pagkatapos maganap ang secret rapture. Sa Daniel Kabanata 9, talatang 24 hanggang 27, ang Diyos ay gumawa ng isang matibay na propesya tungkol sa pagsubok ng bansang Israel. Sinabi niya kay Daniel, 7 linggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsasalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan. Pansinin mo na pinayagan ng Diyos ang Israel na linisin ang kanilang mga kasalanan sa loob ng 70 linggo. Ngunit tingnan mo kung ano ang kanilang gagawin sa Mesiyas at pag-aaralan natin ang mga pangyayari sa loob ng 70 linggo. Sa propetikong panahon, ang katumbas ng bawat araw ay kumakatawan sa isang literal na taon. Kung kaya ang 70 linggo ay magiging isang literal na yugto ng 490 taon. At pagkatapos nito, ang Israel ay hindi na maging bayan ng Diyos dahil itinakwil sila ng Diyos bilang kanyang bansa dahil sa pagtanggi nila sa Mesiyas. Huwag mong palampasin ang puntong ito sa Daniel 9:25 kung saan magsisimula ang propesya tungkol sa 70 linggo. Nang mag-utos na ibalik at muling itayo ang Jerusalem ng pitsa noong 457 BC. At mula sa pitsang 457 BC, kung saan ang mga Hudyo ay magkakaroon ng eksaktong 490 taon na upang tapusin nila ang pagpuno sa kupa ng kanilang mga kasamaan sa pamamagitan ng pagtanggi sa Mesiyas. Daniel 9:25, sinasabi ng Mesiyas ay papahiran ng langis pagkatapos ng 69 na propetikong linggo o 483 taon mula sa petsa ng pag-utos na ito ay 457 BC. Kung kaya ang katapusan ng propesya ay dinadala tayo nito sa taong AD 27 na siya mismo ang taon kung saan si Jesus ay bininyagan ni Juan Bautista at pinahiran siya ng Espiritu Santo para sa kanyang ministeryo. At ang salitang Mesiyas ay nangangahulugang pinahiran. At ito ay ang katuparan ng hula ni Daniel na Mesiyas ay lilitaw sa 27 AD. Ngayon, markahan ninyo ang katotohanan nito. 70 linggo ay itinalaga para sa probisyon ng mga Hudyo. Ngunit si Kristo ay lumitaw bilang Mesiyas pagkatapos ng 69 linggo na nag-iiwan ng 70 linggo para si Kristo ay maglingkod bago matapos ang probisyon ng mga Hudyo. Ano ang mangyayari sa 70 linggo? Sagutin natin mula sa talatang 27 ng Daniel 9. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa loob ng 1 linggo at sa kalagitnaan ng linggo. At ipapatigil niya ang paghahain at pag-aalay sa kalagitnaan ng 1 linggo. Ang kalagitnaan ng 1 linggo ay 3 at kalahating araw. At iyan ay 1 literal na 3 taon at kalahati mula nang siya ay mabinyagan. At ayon sa Biblia, ang ministeryo ni Jesus ay tumagal ng 3 at kalahating taon dahil noong tagsibol ng AD 31, siya ay ipinako sa krus at ang tabing ng templo ay nahati, Mateo 27:51, na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng mga sakripisyo at ang 3 at kalahating ay hahantong sa katapusan ng 70 linggo at ang katapusan ng Jewish provision. Sa panahon ng 3 at kalahating taon, ang mga alagad ni Kristo ay nagsumikap ng malaki para sa mga Hudyo. Ngunit noong AD 34, 70 linggo ay natapos. Noon si Esteban ay binato at pinatay at ang Ebanghelyo ay nagsimulang mapunta sa mga Hentel. 3.5 is the Great Tribulation. And that's when all the bad stuff happens, like God pours out his wrath and things like that. There's going to be 7 future years that we call the tribulation period. The Bible calls it the time of Jacob's trouble. It's the final week of Daniel, 7 years. But it starts with the 3.5. The last 3.5 is the great tribulation. Tama ba ang paliwanag nito dito sa whiteboard? Hindi.
Dahil ang trahedya ng rapture theory ay ang pagkuha ng mga magagandang talatang ito ng Daniel 9:24-27 na hinuhulaan ang pagdating ni Jesus, ang pagbinyag at pagpapako sa krus, at inilapat ang mga ito sa Antikristo, na ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagsasabi na ang Antikristo ang nagiging sanhi ng paghinto ng paghahain at paghandog pagkatapos ng 3 at 1/2 taon. Ang isang maling interpretasyon ng rapture ay nagpapalito sa isang bagay na ginawa ni Kristo, at sa halip ay inilapat nila ito sa Diablo, at ito ay tiyak na pangyayari na isang trahedya. Gayunpaman, ito ang tanging paraan upang makarating sa 70 taon ng panahon ng kapigatian, at gaano kalungkot ito. Si Pablo ay hindi tumutukoy sa isang Superman na biglang lumitaw 2,000 taon pagkatapos ng kanyang mga sulat. At kung magkagayoy mahahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoong Jesus ng hininga ng kanyang bibig, at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagpaparito ay lilipulin. Napakalinaw na sa pagdating ni Jesus ay nagsasaad na ang Antikristo ay pupuksain. Ang rapture ay kumukuha ng 70 taong kapigatian sa pamamagitan ng paggamit ng 70 sanglinggong propesya ni Daniel. At ito ay tunay na wala sa konteksto. Narito ang isang tunay na paglilinaw sa buong bagay na ito mula sa Apokalipsis, Kabanata 20, talatang 4, ay ang katiyakan na kung sino ang makakasama sa unang pagkabuhay na manguli ay sila yaong mga tumatangging sumamba sa hayop na siyang Antikristo at hindi tumanggap sa tatak ng hayop. Kaibigan, ang pagbabalik ni Kristo ay personal. Makikita, mayayanig ang buong lupa at isang maluwalhating kaganapan. Tunay na malapit nang dumating si Jesus. Ang total eclipse, lindol, mga sakuna, digmaan, tagutom, ito ay alingaw-ngaw ng tinig ng Diyos upang ang realidad ng pagbalik ni Jesus ay palaging mananatiling sariwa sa ating isipan at sa ating mga puso. Maraming salamat, mga mahal kong kaibigan, sa pagsama ninyo sa akin sa channel na ito. At kung naging kapakipakinabang ang videong ito, paki-like at paki-share, at patuloy nating ipahayag ang katotohanan. Sa muli, ito si Elder Vincent de Pumoseno mula dito sa programa ng mga istorya, propesya at mga katotohanan na mula sa Biblia.